So, hi guys, for today, magluluto po ako ng tinapaitan, ang sikat na kinakain ng mga Ilocano. So, before we cook, first, I wash my hands. Kami na po, para maging safe. Dahil po sa corona. Bas. Kami na po. So, ready na po tayo. Ito, pagkita ko sa inyo yung ingredients na dito mo lang makikita sa Dubai. Kasi, alam niyo naman po, hindi po dito yung, hindi po siya kumpleto. Pero, yun lang po yung ginagawa ko para at least makagawa ako ng katulad ng ginagawa ng nanay ko. So, watch out guys. Okay, so far guys, we're back. So, ito na po yung mga main ingredients. So, sinasabi ko po na ginagamit kong, alam niyo na, para lang makagawa rin ako ng papaitan. Kasi, minsan po kasi nag-crave tayo. Eh, alam niyo na, paborito natin yun sa atin. Hindi lang naman po mga Ilocano na kain nito. Sikat po ito sa mga handaan. So, ang ginagamit ko po ay ito po, tuwalya, towel. Kasi, available po ito sa mga supermarket. Tapos, beef. Tapos, bumibili po ako ng purong laman, tapos yung pong merong mga taba-taba. Kasi masarap po ang pinapaitan pag may taba-taba. So, ito lang po yung dalawang meat na ginagamit ko. Yung tuwalya, tsaka yung beef na laman, tsaka yung may taba-taba. Hinihiwa ko po siya ng maliliit. Nakita niyo po, maliliit. Okay po. And then, of course, garlic, onion, and more ginger. Pantanggal po yan ng lansa. Last, of course, chili, yung green po na mahaba, hatiin nyo lang po siya ng kalahati. Kung mas mahaba po, hatiin nyo po ng tatlo. Okay? Then, tsaka po, lemon. Kailangan po natin lagyan ng lemon kasi po, di po ba kailangan ng papaitan may konting pait. So, dahil po wala yung papait na nabibili natin sa palengke, nilalagyan ko na lang po siya ng lemon para magkontra, maging medyo mapait siya ng konti. Tsaka ito po, mamasita, ito paano pinapaitan. So, ito po yun, yung pinaka-main na kailangan natin para maglasang pinapaitan po siya. So, pwede na po tayong mag-start ng luto. So, hi guys! Kumusta? Tagalog naman tayo. Kumusta guys? So today, magluluto po ako ng pinapaitan. Nakaugas na po ako ng kamay. Sinabi ko po kanina. So ngayon po, nakaprepare na lahat. So may pakita ko na rin sa inyo yung mga ingredients. So ito na. Init-init na po yung aking lutuan. So pwede na po natin lagyan ng cooking oil. Not necessarily po sa lutuan na to, pero mas prepare ko pong lagyan. Kasi alam niyo naman po na yung parts na yun eh medyo malansa. So kailangan po natin ng oil para maprito sila. So, now guys, first thing to do, so ito na po yung lemon, kalahati lang po. Pero kailangan po pa siya kung marami po yung sabaw. Dadadadang kami na po. So first thing we will put is the, mainit na siya guys, garlic. Dinitin natin. So garlic. Golden brown na po. And onion. Matagawin lang po. Tama. Hali na po. Ang po kayo sauce. Wala ako may sauce guys. Ang amoy. You can close the door also. Ginger, tsaka garlic, tsaka onion, kasi lamang loob po kasi kung ano eh, kwalya.
Lalagay na po natin yung gwalya. Susunod po natin yung beef. Ah, oh, beef na po. Nahugasan ko na po siya. Tapos, haluin po natin. So, that's how it looks, guys. Pag naihalo na natin. Tapos, kailangan po nating i-cover para po maluto. Kasi magtutubig na po yan eh. So, pagkatapos ko natin ilagay yung cover, i-cover, cover lang po natin. Para po nanutong maigi yung beef. At saka yung beef, saka yung, alam niyo na po, yung tawel. Ito po yung gagamitin natin. Meron po isang brand. Ito po Mamacitas. Meron po isang brand. Pero mas gusto ko po kasi. Lagi ko na po ginagamit. Mamacita. Thanks for Mamacita. So, pwede ilagyan na ang pepper. At least, may halin na yung pepper kasi na po siya ilagay yung pepper ng maaga-aga para po makawasan yung plain stock. Marami kong pepper. Gusto ko pa papakita maraming pepper. Ayan, halin natin guys. So, let's keep it for at least siguro mga 20 minutes para kasi matigas po kasi hindi naman po matigas kasi mukha naman po malambot yung in-slice po. At least maluto pa maayos. So, see you later! So guys, ganyan siya. Pag tumutunog may edge, means na ulo. Pero hindi ko po siya nilagyan tubig kasi magtutubig po talaga to. So, ilalagay ko po yung lemon kasi ito po yung magtatanggal din ng lansa. Plus, ibigyan niya ng konting palit. Kasi wala po tayong papait, di ba? Alam niyo naman po ang lemon, lagi yung balat na ito, papait. Tsaka mabisa po ito sa pantanggal ng lansa. Lalagay ko na lang po yung buong lemon. Hindi po kasi ako naglalagay ng ano eh. Yung iba po kasi naglalagay ng suka. Ako po hindi. Tagalin natin. Go po. Guys, ang inamoy ko lang yung tawel. Kasi kahit din yung beef, may amoy din eh. Amoy beef, di ba? Okay, then mix it. Ayan na po, mayroon ang tumulo. Tumanong si Kalimbang. Dilililililil, Kalimbang. Check natin ulit, guys. Ayun, tubig na nga siya guys. So, pwede na natin haluan ng tubig para tuloy-tuloy ng kanyang paglambo. Water. So, ang tubig po yung lumagpas niya. Lagpas na itong ano, meat. Kasi kailangan po kasi ito maraming sa bao. Ganyan po ang party. Kailangan natin. Tapos, takpan! At pakuloy na pakuloy. So, pwede natin palakasan ng konti ang apoy. Mas maraming tubig para at least kumulo siya ng malinis. Tapos, pag kumulo na, pwede natin hinaan. So, guys, pakulo na siya ng nakulo, guys. Kasi na kailangan natin palambutin yung beef. So, palitan natin. Kasi kumulo na. So, pwede na natin ilagay yung ingredients para, alam din ako, ma- mahalo na siya ng maayos, ma-alo siya ng, ma-mix na siya ng maayos sa ating soup. Ito yung ating bonteng. Yeah.
ganun po kadami, enough na po yung isang pack. Kasi artificial na nga lang po ang nilalagay natin. Pilipunin na lang. Kasi pag sa Pinas ka, talaga yung natural. Yung kapait po talaga yung magaling sa animal. Papa-animal. Nagre-reklamo po si yung mga kamangkay ko. Sabi, sure, hakada. Anong amoy daw to? Bakit daw ganito? Sabi ko, paano pinakain ng ganyan ang amoy? Sabi ko, syempre, baka to, laman loob ng baka. Hindi niyo to alam. Sabi ko pa, hindi niyo naiintindihan. Di ba? Guilty. So, pakulayin ulit natin ng pakuling, guys. So, ayan. Balik ulit ako, Maria. Ayan, guys. Pwede natin tikman. Sabi nga ng kapangpangan, subukan pa mo na mabalo. Mabalo, mabiyudo, yuk. Subukan pa mo na mababalo. Iwan ko sa iyo. Yuk lang. Ano natin, Beko? Di ba, Beko? Bakit naman itsura? Tignan po muna rin. Subukan pa mo ng mababalo. Ay, siya nga pala guys, hindi ko pa pala ito nilalagay ng asin. Wait a minute. Tignan mo natin ng asin. Dahil sa masabaw, kailangan maraming asin. Siguro isang kutsara pwede na. Tignan natin. Pwede na yung isang kutsara. Haloy ng haloyin. Pinagagawang pagkakit para mamaya hapon po. Asin. Ano po ang kulang na lang? Ayun, may taba-tabang lumulutang. Eh. O, paborito ng mga mangingin. Ito na talaga ang original na pinapalitan. Sa lasa, parang original na siya. Kasi nilagyan natin ng lemon, kaya parang masin-masin. So, kapunin muna natin ng konti guys para mas masarap pa. Kasi lagyan natin yung asin, di ba? So, this time, lagyan mo yung sige. Pasok ko dun din. Ano? Ito.
ilagin. So guys, kukapit ako lang sa inyo yung itsura. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, click on the bell, share, and like. Good night. Bye. Ayan na guys. Ayan na ang outcome guys. Wow. Ang tawag po dyan ay pinapaitan. Paboritong pulutan ng mga mangininom sa La Union, Ilocos Region, Ilocos. Mga Ilocano po ang sarap na sarap sa pagkain na to. Eh, Ilocana rin po ako, so this is my favorite. My mom used to cook it for me when we're in the province. Or pag nasa Philippines po. Ayan ako. Wow. So thank you guys for watching. See you in my next video. Bye.